Hey guys, what's up, what's up? Welcome back to my channel. And our topic for today, syempre pasukan na. So, ayan, si Teacher Shady magtuturo sa inyo kung paano i-relieve ang inyong stress. So, lahat tayo nakakaranas ng stress. Ano-ano nga ba ang pwede natin gawin para mailabas natin to or ma-i-relieve. Ayan si baby. Kasalukuyan siyang nagmana. Habang tulog siya. Ito na ang chance ko. So, let's start. Number one sa list ko is... Ang number one dyan is watch movies. Or TV series, movies na favorite mong genre. Horror man yan, comedy, or drama. Basta kahit anong movie. Siyempre, mas maganda kung comedy para naman, sabi nga nila, laughter is the best medicine. So, para sa akin naman, ang ginagawa ko is nanonood ako ng K-drama. Yes, K-drama. Yan ang number one kong stress reliever ng panonood. So, number two, ito yung madalas din natin ginagawa, which is kumakain tayo ng chocolate. Chocolate, anything sweet, or simply food cravings natin na gustong-gusto natin kainin. Minsan yun yung way para, parang yun yung way para ma-release din natin yung stress natin. Yan, kain natin. Siyempre, milk tea. Milk tea lovers, best. Pizza, burger, fries, kung ano man yung mga food cravings na yan. Ayan, push mo lang yan, te. Para mawala yung stress na yan. And then, ang number three sa list ko is pagbabasa. It's up to you kung magbabasa ka ng inspirational books or any reading app pwede sa mobile, which is sa akin sa Wattpad, o kaya yung mga streaming na manga. Ayan, nagbabasa ako. Isang week ko rin yan pang labas ng stress. Minsan kasi nakakakuha din tayo ng parang inspirational scene or situation dun sa binabasa natin. Parang yung panonood lang ng movie. So, ayun. Ang number four is pamper yourself. Punta ka sa spa, pa-facial ka, foot spa, pa-dentist ka na rin, pa-rebound ka na rin. So anyway, ayun, pamper yourself, anything to do with yourself, pampaganda, para ma-relax ka. So, yun. And then next on the list is go shopping. Ayan, mag-shopping ka, kahit window shopping lang yan. Actually, yun, syempre yung iba sa atin, gaya ko, best. Wala tayong budget, bes. So, hanggang window shopping lang tayo. Yun. Punta ka sa mall. Window shopping ka. Or kung may nagustuhan kang item, bilhin mo. Isang way din yun ng pampa-release ng stress. Pampa-relieve ng stress. So, ayan, bes. And then, ang next natin sa list, number 6 is travel. Travel. Mag-out of town ka, punta ka sa beach, or sa kung saan man yung dream destination mo, basta afford ng budget mo, of course. Mag-travel ka. It's either ikaw mag-isa, or kung gusto mong isama yung family mo, or isama yung barkada mo, friends, loved ones, ayan, go traveling. Tapos, mag-sightseeing kayo,
mag-hiking kayo, mag-trekking kayo, mountain climbing, scuba diving, scuba, and then skydiving. Yan, try niyo lahat yan, mga adventure na yun. I'm sure makakalimutan niyo lahat ng problema niyo. And then next on the list, syempre kung wala kang pang shopping, wala kang pang facial, pang pamper, pang travel, pwede ka sa bahay lang, which is ang next. Number 7 is video game. Ayan, kung may magic thing ka sa bahay, mag-video game ka, kumanta ka, kahit wala ka sa tono, kahit di ka marunong kumanta, i-push mo lang, bes. Isang way din yan, para pag nilalabas mo yung vocal cords mo, isang way din yan pampalabas ng stress. So, ayan, mag-video game ka. Kahit yung simpleng amusement park lang, dyan sa mall, 5 piso lang yun, bes. Ayun, i-push mo lang. And then, ang number 8 sa list natin, get physically active. Mag-sports ka or dancing, ganon. Kahit anong activity na sa tingin mong pasok sa interest mo or yung swabe sa basta yun na yun. Physically active sports, para sa akin kasi sa sports ang gusto ko is badminton o kaya volleyball. Swimming pwede rin kahit hindi ako marunong lumangoy, basta may tuba, okay lang yun, best, masaya pa din. So ayan ang number 8 sa list natin. Ang number 9 is, eto bes, wala kang kailangan gastusin. Kailangan mo lang mag-isip ng happy thoughts. So, ayan. Think of happy thoughts like, eto bes, kapag naaalala ko talaga ito, kumpleto na araw ko. Ayan. Credits to my lola. Hi, ma. And then, so, yun. Mag-flashback ka lang ng mga flashback, throwback, kung ano pang bakbakan yan, bes. Basta, think of happy thoughts, good memories, way, way back. Kahit nung bata ka pa, okay lang. Or kahit about sa ibang bagay, basta happy thoughts. Parang positive lang tayo, bes. So, ayun. Think positive. Nakakagaan din yun ng feeling at nakakapag-relieve din. And then last but not the least, ang number 10 natin is do something crazy. Like, yung mga bagay na hindi mo pa nagawa before. Yan, pwede kang mag-prank ng kahit kung sino. Kapitbahay mo or i-prank mo yung kapatid mo, pinsan mo, family mo. Ayan, i-bully mo lang sila para lang ma-release mo yung stress mo. Okay, batukan mo lang ganyan yung... Batukan mo lang simpleng ganyan yung... Ikaw nang bahalang mag-isip dun sa crazy idea na yun. Wala na ako sa sarili para isipin pa yung bagay na yun. Problema mo na yun, guys. Ha? So, ayan. Yun ang top... 10 tips para ma-relieve ang iyong stress. So, that's it, guys. Bago matapos ang araw nito, pakita ko lang aking mahal na ano, ito siya. So, ayan, mahibing ang kanyang pagnanak. Buti na lang. I hope may natutunan kayo sa walang kakwenta-kwenta ng diskusyon na ito. Meron naman, di ba? Kahit pa paano. So, ayan guys. Hanggang sa muli. Konting bloopers, mga bestie. Siyempre, nagtataka siguro kayo kung paano ko nasabi lahat ng mga yon. Hindi ko lahat nakabisado yun, best. Ayan. May kodigo ako. Thank you for watching. Please don't forget to hit the thumbs up and subscribe.